katets, magandang buhay po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa ating mga subscribers at sa lahat din ng mga nanonood ngayon. Magandang buhay po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat mga katets. Gumawa ako ng video ngayon dahil may isa tayong katets na nagpadala ng kanyang mga sign at markers sa ating messenger. Kaya bigyan natin ito ng pansin. Pero bago ang lahat, mga katets, ay i-shoutout muna natin ang ating mga kaibigan na nagpa-shoutout sa atin, no? Sa mga gusto rin na magpa-shoutout dyan, ay mag-comment lamang kayo sa ating comment section. I-type nyo lang ang pa-shoutout. At kapag nabasa ko yan, ay ilalagay ko ang inyong pangalan dyan sa taas para makita nyo sa susunod na mga gagawin pa nating mga videos. Okay mga katets, sabay-sabay nating panoorin ang pinadala niyang video sa atin mga katets at ating basahin ito. Maganda sana katets kung nilinisan muna ang area, no? Bago kinuha na ng video. Ayun, may nakikita tayo doon na isang maliit na perfect hole. Ayan, parang may butas dyan katets. Ito parang dalawang butas na magkatabi, isang maliit at isang malaki. So parang budha sign siya mga katets. Ang ganyang sistema ng mga butas, ibig sabihin yan, ang deposito ay nasa tubig talaga mga katets. Deposit under water or water level mga katets. Okay, hot dog. Hot dog. May posibilidad din na ang deposit dito ay mayroong budha. So big deposit ito mga katets. Pag nakakita kayo ng ganitong mga marker na ginamit, yung mga malalaki, saka napakalaking mga landmark, malalaking bato, yan ay big deposit. So ang iba dyan ay bunker deposit talaga. Ayan siya mga katets, para siyang mata ng, kung nakapanood kayo ng Teenage Mutant Ninja Turtle, parang ganun mga katets. Number 8. Ayun, nakatriangle na butas. At yan naman, meron siyang pagibok na nililinisan dyan mga katets. Ayan o, panoorin natin. Saan nagkuhan na na? So ito, yung paligid niya ay parang basag. Hindi yan markings katit, kundi sinadya yung binasag dyan. So nagkaroon lang siguro ng forma ang pagbasag. Mauna. Ayan katit, ang maganda. Perfect hole. Ayan, tingnan natin. Saka sa ilalim parang mayroon pang isang maliit na butas. Malaking butas sa ibabaw at sa ilalim mayroong maliit na butas. Ibig sabihin yan mga katets, mayroong deposit na natakpan ng bato. No, malaking bato. Water level ang ganyan sistema. Mayroong deposit na nasa ilalim ng tubig na tinakpan ng bato dyan mismo sa area. At dito naman katets, meron tayong nakikitang isang butas na purmang heart at may nililinis pa siya dyan sa gilid ng purmang heart na butas. Ayan, pagmasdan yung mabuti mga katets. Subali, ang eryang ito pala mga katets ay nasa creek. Ayan, no? Nakita natin yung area kanina. Merong deposit daw na tinakpan ng bato. Ayan, malaking bato.
Pibangagda, no? So, bale, sa nakikita natin doon sa pinakitaas kanina, merong parang number 3. So, mga ganong marka ka TH ay merong deposit na tinakpan talaga. So, nasa ilalim siya ng bato. So, dudukutin mo ang pagganon, mga ka TH. So, merong tinakpan na deposit na nandito. Iwan ko lang kung nakuha na ba o hindi, no? Hindi natin alam dahil merong mga old TH sa panahon pa ng mga 80s, no? Ang nauna sa atin. At itong heart naman, mga ka-tets, ayan, punong-puno ng tubig. At sa ilalim, parang kulay blue-green. Ayan. At merong tatlong butas na maliit. So, ibig sabihin yan, ang lugar na ito ay merong nakatagong treasure na nasa puso ng mga hapon. At ito ay naka-triangle na nasa water level. Ayan. Taniling type to, mga kates, pag mga ganitong klase ng mga marka, nakatanil ang mga deposit dito, no? At saka ang mahirap pa, parehong water level. At itong maliliit na mga butas naman, mga kates, ang iba dyan ay nagsasabi ng bato or puno, at ang iba naman ay nagtuturo ng location at direction at kung gaano kalayo. Dahil ang ginagawa ng hapon ay parang logic. Yung mga bato na nakikita natin, yan ay mga stone map in actual, no? Yan ang mga solid na mapa na hindi talaga mawawala o mabubulok. Yan ang iniwan nila. Dahil kung mawala ang kopya nila sa original, ay alam nila kung saang lugar ito nakalagay. Dahil dyan sa mga stone map na tulad nyan. Ito pa, katiets, malaking perfect hole. Ayon, yung heart, ibig sabihin nun ay treasure. Bibili ka tamak sa mga kanan. Bibili ka tamak? Asa may picture na na? Dito naman ka, Tets. Ayan, o. May grupo nito, o. Malaking butas. Burbag sa muna na takog. Ikaw ba ang grupo? Ang takog ba? Ayan, meron siyang guhit sa gilid. Yan yung tinuturo niya na parang letter C. So, ibig sabihin nito, mga ka-Tets, ito naman ang ay nagsasabi ng tunnel underwater. Ayan. Ang ganyang butas na mayroong guhit sa gilid na parang letter C, yan ay tunnel na ang daanan ay nasa creek or stream or daanan ng tubig. Nandun ang entrance. Ito, mga katets, ay bunker deposit ito. Pero alam nyo naman, pag mga ganitong bunker deposit ay maraming giveaway, small to medium deposit. At saka yung mga malalaking deposit, mga katets. Ayan naman, meron namang isang butas na nililinisan ng ating katets na malaki pa rin. Ang sinasabi dito na mga deposit ay medyo malayo sa batong itong, mga katets. Yung big deposit, main deposit na tinuturo nito ay medyo malayo sa batong ito. Pero merong deposit ang batong ito. Sa tingin ko, ang napakalaking bato dito ay merong deposit sa ilalim na naka-chamber dahil sa mga sign na nakikita natin. Hanggang doon lang pala yung pinadalang videos ng ating katets, no? Naputol tayo, mga katets, kaya isunod natin basahin itong mga pictures na pinadala niya. Ang ibang picture ay hindi maganda ang pagkakuha, mga katets, no? Pero ating basahin ang mga kahulugan nito ayon sa ating nakikita.
at ayon din sa ating karanasan, mga katets. Okay, ito ang ating unahin. Ang tingin ko dito ay hindi gawa ng Hapon. Ito ay gawa lang ng old teets na nauna na maaaring nakakuha ng mga giveaways dito, mga katets. Bakit? Ito, mga katets, tingnan nyo. Ayan, katets, number 1. Ito, number 5. At parang mayroong number 3 dyan sa ilalim, hindi klaro. At ito naman, yan ay number 4. So, yan ang hindi pwedeng gawa ng Hapon, mga katets. Kasi wala, iba-ibang direksyon yan. Tingnan nyo, katets, ating babasahin, ha. Una ay itong number 1. Ayan. Ang tinuturo niyan ay deposit dyan sa unahan. Yan, mga katets. At dito, pwede din siyang X. At merong dot dito sa gilid. So, ang tinuturo niya naman, katets, ay nasa kaliwang bahagi na naman. So, nakakalito. Meron pa siyang dot dito sa ilalim, dyan. Di mo mabasa, mga katets. Walang direksyon ang binibigay. At ngayon, isunod naman natin itong nasa baba, mga katets, ang number 5. Ito ay giveaway deposit, mga katets. Ang ibig sabihin nito ay may deposit dyan sa harapan niya. At meron itong coordinated marker na letter Y or letter C. At minsan ay guhit lang. At ngayon, isunod naman natin na itong number 4, mga katets. Ang kahulugan nito, kapag open yan, ay coins deposit. Dahil naka-close yan, mga katets, ang ibig sabihin yan, merong tunnel dito sa paligid na naka-close. Yan siya, mga katets. Meron akong nakitang ganito, mga katets. Tinakpan lang siya ng malapad na bato. Okay, next picture tayo. Ito naman ay hindi legit. Parang binasag lang siya ng mga tao dyan. At itong sunod naman, mga katets, ay napaka-legit. Ito ay mayroong multiple na kahulugan. Pwede siyang deposit na nasa banga. Pwede siyang Buddha sign. At pwede din siyang magsasabi na may deposit dito sa paligid na tinakpan ng makapal na kongkrito. Ang isunod naman natin, katets, ay itong butas na hugis heart. At sa ilalim niya ay mayroong tatlong butas na maliit na nakatriangle. Ang ibig sabihin nito ay mayroong nakatagong deposit ang area na mahal ng mga Hapon. At ang sistema nito ay nakatriangle. Ang sistema sa pagbaon ng deposit na yan, mga katets, ay naka-chamber sa underwater, mga katets, or water level, mga katets. At ang next natin ay itong 7 key. Ang ibig sabihin nito, mga katets, ay deposit under sa west direction. Yan siya, mga katets, at pwedeng legit ito dahil mayroong malaking bato dito, mga katets, at ang deposit ay under sa bato. Pero 7K lang ito, ibig sabihin deposit under sa west na side ng bato na ito. Doon ka magtatunnel, magki-cave in ka doon, katets, dahil 7K ito. At ang next nating picture, mga katets, ay itong mga butas, mga katets. Ayan, maraming butas. Ibig sabihin yan ay mga landmark po yan sa area. Pwede yung kahoy, bato, o mga deposit na nagsasaad ng location, distance, kung saan ang tamang kinalalagyan ng isang deposit. At hanggang dito na lang ang ating video. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at hanggang sa muli, mga katets. Salamat.